So, what's up mga guys? Dito na naman ako, John Wilfred Simangan po. Para sa mga bagong manunood po ng aking video, please subscribe, like, and share po yung aking video. So, kahapon meron po akong video. Maraming salamat po sa 10 views. Yun lang po. Saka 1 like. So, sa 3 subscribers ko din, maraming salamat. So, number 1 na doon yung aking asawa. Maraming salamat. For today's video, ang gagawin ko po is magluluto tayo ng ulo ng salmon. Sinigang po. So, ngayon meron po akong pin-repair dito. Ipapakita ko po sa inyo. So, ito po, ulo ng salmon. So, naprito po siya. Ito po ay galing kay mama. So, shout out po kay mama, sa mama ko. So, napaka supportive sa amin dito. Pag wala po kaming pagkain, siya po nagbibigay. So, ito po, maraming salamat. Iluluto po natin siya, sinigang po. So, ang isasawag ko po is kung ano lang po ang meron dito sa amin. So, meron po akong lettuce. So, meron palang binigay din si mama na dati ng naluto na pangsahog yung sibuyas, luya, kamatis. Dati po niyang niluto kasi po dito po sobrang stricto po ng amo sa amoy ng lutuin. So, hindi naman bawal magluto pero ayaw na ayaw nila yung amoy ng luto. So, thank you ma. Meron din po akong red radish. Yung maliliit po siya na radish. So, maliit nga lang. Nagdagdag din po pala ako ng kamatis kasi gusto ko po maraming kamatis. Then, nagdagdag din po ako ng luya. Meron din akong luya. Tapos, 3 sili galing din kay mama. Maraming salamat uli. Tapos, yung ating pampaasim, kamyas. Ito po ipinato yung kamyas, galing pa po ito ng Pilipinas. So, unang gagawin ko po is sa paraan po ng aking pagluluto sa sinigang na ulo ng salmon. Una po, magsasalang po ako ng tubig. Papainit po tayo ng tubig. So, ayun po, nilagyan ko na po ng tubig. Sasalang ko na po. Wait lang po guys, ipapakita ko sa inyo. So, una-una po, magpapakulo ako ng tubig. Okay. Then, bubuksan ko po yung panghigop ng amoy para so, yun po guys. Unang gagawin ko po, pag po nagluto ng isda. So, sinasabay ko na ho yung mga rekado tulad ng luya, ganun po. Para po maluto ho ng gusto. Yun po, nalagay ko na po siya. Ayun. So, ganun po guys. Diyan, lalagay ko na rin po yung kamatis. Ito, mamaya ko na lang po ilalagay pag kumulo na ako. Then, yung sili at saka lettuce is yun po ang mahuhuli. So, antayin lang po natin siyang kumulo. Tatakpan ko lang po. So, ayun po guys, kumukulo na po siya. So, ready na po, pwede na po ilagay yung ating kamyas. Tapos, yung radish. Tapos, isusunod ko po itong isda po. Yun lang po. So, ngayon. Ilalagay ko na po yung ating
Radish. Yan po. Radish. Then yung ating kamyas para maluto ko kasi ho dry po siya kaya ito po unahin ko ilagay. Siya nga po pala, titimplahan ko po muna pala ng asin saka konting bitchin lang po. Yan. Lagay po tayo ng bitchin. Konti lang po. So, ayan lang po natin kumulo ng konti. Ilalagay na po natin yung ulo ng salmon. So, ayun po. Ilalagay ko na po yung ulo ng salmon. Siya guys, ang dami. So tatakpan ko lang po ulit. Then sa huli po ilalagay po natin yung ating dahon, lettuce, saka yung sili. Yan po, update ko po kayo ulit mamaya. So ayun po guys, so pwede na po natin ilagay yung ating dahon. So, ilalagay ko na po. Saka yung sili po, ilalagay ko na po. So, pakuluan lang po natin pagkagya. Then mamaya po pagkaluto titikman na po natin. So yun na po guys, sana po pala sasabihin lang po ako bakit napag-desisyonan ko pong mag-vlog, dahil po marami pong dahilan kung bakit gusto kong mag-vlog, pero ang pinaka nag-joke sa akin kaya ako nagba-vlog ngayon, dahil po sa mga na-inspire po ako sa mga charity vlogger natin sa Pilipinas. Sasabihin ko po sila Romaline's vlog, lagi ko po silang pinapanood, si Val Santos Matubang, si at saka si Rob, si Tekram Jojo Albasan, si Virgin's Vlog, sila po, saka sa lahat po ng mga charity vlog sa atin po sa Pilipinas. Sobrang na-inspire po ako sa kanila. So, kung bibigyan po ng pagkakataon, ganun din po ang aking magiging content po. So, sa ngayon, hindi pa gaano makapag-gawa ng vlog at hindi po gaano pagbigay siguro ng tulong, dahil po nagsisimula pa lang po ako. So soon po, sana po. So check ko na po yung aking niluluto.
So, sa mga OFW dyan, shoutout nga pala sa inyong lahat. At sa kapwa ko po pala, mga OFW, kasi OFW din po tayo. Sa mga nasa Pilipinas, so shoutout sa inyo. Ingat po lagi, lalo-lalo na sa Tuguegarao, Cagayan, saka sa probinsya namin sa Isabela, mga kamag-anak ko dyan, at saka lahat po, ingat po kayo dyan dahil po sa bagyo po dyan ngayon. So, pag-pray po namin na sana maging okay po ang lahat dyan sa Pilipinas. Ngayon po, ngayon luto na po yung aking niluluto. Titikman na po natin. So, ayan po. So, ayan po guys, luto na po yung ating sinigang na ulo ng salmon. So, ito po siya. Tiga makina. So, titikman ko na po siya. So, pag ako po kasi nagluluto, hindi ko siya tinitikman, saka ako lang ko siya tinitikman pagka luto na po. So, tinatantya ko po yung paglagay ko po ng mga tulad ng asin, mga ganyan po, para hindi po siya sobra maalat, kasi mas maganda po yung kulang kaysa sobra po. So, ayan po, titikman po. Sarap po siya guys. Medyo kulang nga lang po talaga sa asin, kasi ayaw ko po ng sobrang maalat po, kasi masama po yan sa ating kalusugan. So, ayun lang po guys yung video ko for today. So, sana po mag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po sa lahat, and then sana po supportahan niyo po yung aking video. Maraming salamat po ulit. John Wilfred Simangan po, OFW sa Lebanon. Yun lang po. Bye.